morning guys. It's breakfast time. Yan, bago kami magpunta sa grocery store, magbe-breakfast muna kami ng misis ko. So, itlog at sardinas. 1 hour later, so ayan, at nasa baba na kami. Kita niyo ang sikat ng araw. Kasama ko ang aking misis, punta kami ng grocery store. So, mga 100 meters ang layo dito sa aming inuupahang building. So, nagpunta kami dito dahil medyo mura-mura yung mga bilihin. At saka kami, minsan may nakakajakpat pa ng One Dirham. So, dito sa Bakit Mo Heavy. Pagdating naman sa mga gulay, dito naman sa may Biba. Medyo mura-mura yung mga gulay nila. At saka yung tubig na binabaon ni Mrs. 5 dirhams lamang. So, ayun, naglalakad-lakad kami at makikita ninyo na walang nakaparking. So, bali, paid parking itong dadaanan namin ito. At ang ibang kumpanya naman na Friday, may pasok pa rin sila. So, ang weekend ngayon dito ay Saturday at Sunday. So, si Mrs., hindi pa ubos yung kanyang leave sa taong ito. So, may every Friday, naka-leave siya. Wala siyang pasok. Ito yung Biba. Ito yung isang grocery store na pinupuntahan namin. So, yan nga ang Biba. So, yan, linampasan muna namin at punta muna kami dun sa Bakera Mohebi. So, ito, magkalapit lang na building ang dalawang grocery store. Ito na ang Bakir Mo Heavy. So, kukuha ko niya ng trolley. Yan, postcard trolley. Ito yung mga sa bungad, makita niyo yung mga chocolate. Yan, sa mga magpapapackage, may mga chocolate. Yan, at ibang items na pwede natin ipadala sa Pilipinas. Yan, may gatas, may chips. Yan. Ito naman yung section ng gatas. So, ayan, at tuwing pupunta kami, didiretso kami dito sa may One Dirhams. Yan na nga, wet wipes, dami. So, yan, mga chocolate, yan, 24 pieces in box, 24 dirhams, mga tinapay na pwedeng baunin sa pagsatrabaho. Ayan, may makita pa kayo iba't ibang klase ng dilata, imported dilata. Ito naman yung Filipino section, food section, sardinas, ayan, corn beef, tuna. Yan, yan ang corn beef. So, yan. Ito yung mga nata de coco. Yan. Mayonnaise, ladies choice. And then, ito yung cheese pimiento. At ito yung mga may bagong din. Yan. May toyo, oyster sauce, ketchup. Yan. Glutenized rice, malagkit. Kaning malagkit yan. Bigas na malagkit pala. So, yan. At ako kumuha ng chicken na North Chicken. So, yan, mga panglahok sa mga pagkain. Mga MSG, karamihan. Ito naman yung mga chicheria. Nova, Tortillos, Piatos. Yan, Chippy. Yan. At dito naman yung sa mga pansit. Pansit bihon, sotanghon, kanton. Yan. At saka noodle cup. Cup noodles. So, nagpunta kami dito, napakamahal ng itong tinig sa tea. Itong kadalasang ginagamit sa hotel, napakasarap. 23.75. So, pumapatak na 300 pesos sa ating pera. Ayan ang mga dates. Dates, pag kami nagpapapackage, hindi mawawala ang dates. At dito naman yung mga toiletries, yan. Mga shampoo, ayan. Mga panglinis ng pinggan. Yan, may perfume section din dito. Yan, mamimili kayo. Mura lamang ang section nito. Ang perfume pala. So, dito naman, may shampoo na pupuntahan kami. Yan, dalawa. Two pairs ay $14.50. So, napakamura. I-compare dun sa isang brand na 23 dirhams. Ito yan, $14.50. So yan, marami pa kayong makikita ng mga items dito.
Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot namin. Yan, dito naman ang mga fresh chicken. Chicken liver. Ayan, medyo mahalaga ang fresh chicken dito. Katabi nito ay ang, ayan, fish, dried fish. Mga sariwang isda. Ayan, may hipon, may tilapia, may galunggong, may alimango. Ayan, mga fresh yan. At dito ako na po ang aking paningin dito sa napakalaking Cochin fish. Cochin daw ito sabi nung Indiano. So napakalaki nung tinimbang 15 kilos. So hindi ko na naitanong kung magkano yung kilo, pero hindi naman tayo kumakain yan. At yung mga kilala na nating isda ang ating kinakain, na kinakain natin sa Pinas. Yung mga isdang meron din tayo sa atin sa Pilipinas. So ayan, at sobrang laki. So nakakaliw din pagka nakakita ka ng ganito pag nasa mga grocery ka, lalo na sa fish market. Pag makita nyo dun sa yung fish market dito, napakalinis talaga ng kanilang pasilidad. So hindi pa kami nakakapunta ulit doon. Huling punta namin doon ay noong bagong taon. Medyo malayo lang dito sa aming lugar dito. Siguro mga nasa 15 to 20 minutes. So yung ipagtataksi namin, edi bibili na lang namin yung isda dito. Payan, at meron din mga bakery din dito. Yan, may mga sarasaring tinapay. May mga Pilipino din tinapay dito. Yan, mga cakes. So medyo mahal ang cake dito. Ayan ang gulayan. Mga fresh na gulay, kamatis, yan, bawang, sibuyas, talong, kalabasa, yan, patatas, yan, kukuha ko ng sibuyas. At kailangan nyog. So yan ang sitaw, kumuha dito ng konti. So ito naman yung fruit section. Yan, yan, makita nyo. Katabi ang itlog. Kuha nga pala kami ng itlog, at ito ang primary pangulam namin ni Mrs. Isang tray ng itlog. So 15 dirhams isang tray. Dito, mura-mura. At ito naman, kung gusto mo ng ice cream, yan, dito may ice cream din, pero bawal. So, minsan tumitikim din. Ayan, nakikita ninyo yan. Ayan, at ang mga butter, mga cheese. Ayan, bago bibili kami ng butter. Ayan, ayan itong butter na binibili namin, yung mura-mura, 4 dirhams. Maraming items kayong makikita. Kaso medyo, ayan, napauwi na kami. At ayan, ito pa isang section ng mga chocolate. So dito ko natapos ang video dito sa grocery store na ito. At kami nagbayad na, hindi ko na na-video. So hindi na kami dumaan sa isang grocery store. So yun nga guys, dito na kami sa bahay ni Mrs. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking video na naman. At saka kung ito pala, kung may tatanong ninyo kung magkano yung nagagastos namin per week. So kami lang dalawa, kasi dati kasama namin yung anak namin. So ngayon kami lang ang dalawa. So nasa 150 dirhams to 200 dirhams yung aming na nagagastos. So kasama na doon yung tubig. Gad isang boteng malaki ay 8 dirhams, so nasa 90 pesos sa atin isang boteng malaking na tubigan, mineral water. So nagko-consume kami ng apat na bote sa isang linggo. So para makuha, so 150 siguro, nasa mga 2,500 to 3,500 pesos weekly yung aming budget. Siguro ayaw ko sa inyo kung malaki o maliit na okay lang yung kuan. Basta tumalagay, nakakain nilang, at naghanap pa rin tayo ng work sa hanggang ngayon. So yon, maraming salamat nga pala kay classmate Rosbert. Rosbert Vlog po yung team kapanalig yan. Baka po hindi pa kayo nakaka-subscribe diyan. Pa-subscribe na po.
At saka doon po sa aking dalawang member, si Arlene, si Crazy Baking Girl. Yan Arlene, maraming salamat. And Team Toki, yan. Matagal na member ng Team Huawei niyan, si Madam Team Toki. Maraming salamat sa inyong suporta. At dito ko natatapusin yung video ko, makatatapos ko lang iayos yung mga pinamili, yung mga gulay, at saka yung mga nasa ipipreaser. So, ayun, kaya tatapos ko lamang at mamaya ay magluluto na ng lunch. So, yun, maraming salamat. God bless you all. I love you all and see you on my next video.